guys, welcome back to Submarine Channel. We are here in the Philippine Embassy once again to give you an update regarding po sa mga ginagawa ng ating mga kawani in connection with the COVID-19 pandemic and their actions to combat this crisis. Nauna na pong nag-anunsyo ang ating embahada sa kanilang pagtugon sa krisis na kinakaharap, kaya po may limitadong relief good operation. Pero bago pa man ito nangyari, mas nauna na po ang OWA Lebanon sa pamumudmud ng food pack sa abot ng kanilang makakaya with the existing funds that they have. Kaya po ito ay limitado katulad nitong Philippine Embassy Staff Relief Good Operation. Yes guys, ang tulong po ng ating embahada na ngayon ay nasa Wave 3 na ay ambag-ambag ng mga staff at ilang nagmamagandang loob tulad ng Catalia Family, 10 Sacks of Rice, Agnes Manchakian at Miss Porita Almuhidin at may iba pa po na ayaw magpabanggit. Cause I got you. Scream until our last breath, every heartbeat. So yun guys, ang dami pong mga tinawagan ng polo para sa mga qualified nating mga OFW para sa $200 financial assistance from Dole, kasi sarado pa rin po ang ating embahada. Samantalang sa nakikita po ninyo, mahaba po ang pila ng ating mga kapwa OFWs at sila po ang nag-qualified sa ayudang ito ng Dole AKAP. At sinusunod po ang social distancing para di makalabag ng batas ng Lebanon, bungsod pa din ng general mobilization. At nakausap po natin ang ilan sa kanila, sila po ay nagtatrabaho sa salon, restaurant at spa. Kaya kung kayo ay may kaukulang requirements katulad ng nasa guidelines ng Dole, pagkisubmit po ito sa polo.owa.lebanon@gmail.com, nasa Polo Baabda Facebook at Philippine Embassy page po ang guidelines at mga requirements. Ayun na guys, kung nakikita ninyo, ang relief good na ito, ihatid po ito sa ating mga kababayan sa Hamra Daura, Birds Hamud. Gandang umaga po. Ito po yung pangatlong wave na ng tulong galing sa Philippine Embassy. Yung una pong first wave po namin, nakapagbigay po kami ng relief goods na 100 pounds. Second wave po namin is 130. Ito po is consisting of 180 pounds. Lahat-lahat. Nandito po kami ngayon sa Daura, nag-aantay po kami ng mga Pilipina na pupunta dito kasi hindi po natin pwedeng sabay-sabayin silang lahat para po sa social distancing. Susunod po namin sa Birds Hamud naman po, tapos sa Hamra, Ashrafie, Isna, Usay. Yung ibang part naman po sa Junye, Antillas, Brumana, Cornishuan. Magkakaiba po kasi kami ng destination para po mapuntahan namin yung mga bawat Pilipina dito. Paano po nila malalaman ang yung detalye ng pagkuha ng relief goods? May nakapost po sa Facebook na cellphone number, maaari po silang tumawag doon kung kailangan po nila ng tulong para po sa relief goods namin. So klaruhin lang natin, Ms. Joyce, ito yung sa Philippine Embassy na tulong. Opo, ito po ay tulong ng Philippine Embassy. Pinag-abaganan po ng mga staff ng embassy yung para po sa relief goods na binibigay namin ngayon. And guys, nandito po tayo ngayon sa isa sa mga tambayan nating mga OFWs dito sa Lebanon, ang Daura. Sinamahan po natin ang ating taga-imbahada sa kanilang pamumudmud ng relief goods sa mga kapwa natin OFWs na apektado ng COVID-19 pandemic. Dahil karamihan po ay nawala ng trabaho due to the general mobilization that was implemented by the Lebanese government since March 15, 2020. Laban lang, laban. Buhay pa. Buhay pa. Yeah, tinoy tayo eh. Thank you. Sagitan sa embassy, salamat kayo sa tanan ninyo. Nalimbawat akong balahibo. Dito tayo ngayon sa Birds Hamud. Nag-abot ang ating taga-embassy ng tulong para sa ating mga kababayan. Pagkatapos po sa Daura sa Birds Hamud po, nagtungo ang team ng ating embahada para ipagpatuloy ang kanilang pamumudmud. May listahan po sila upang matukoy kung may sapat silang relief goods. Gayunpaman, kanila pa ding binibigyan ang mga nandun na wala sa listahan. Di po inanunsyo ang pamamahagi dahil iniiwasan ng ating taga-imbahada na lumikha ng crowd at maka-violate ng batas at tinitiyak ang social distancing.
asking everyone to please wear masks and gloves pag tayo po ay lumabas dahil pa rin po sa banta ng COVID-19 or coronavirus disease. Stay safe po at mag-ingat tayo palagi. Kasing tindi ng sikat ng araw ang pasasalamat ng ating mga kapwa OFWs na nabigyan ng pantawid gutom. Naway itong pagsubok nating nararanasan ngayon ay magsilbing aral sa ating lahat. Dahil literal na nakakapanglumo ang ganitong sitwasyon, na walang katiyakan ang hinaharap dahil walang makakapagsabing tapos na ang laban at tayo ligtas na sa panganib. But we are on this together. So let's go fight COVID-19! OFW Lebanon from Philippine Lebanon Embassy. Lahat po salamat ng embassy, maraming salamat po. God bless. Laking tulong po ito sa amin na mga walang trabaho. Maraming salamat sa lahat ng staff ng embassy. Sa Philippine Embassy. Meron na kayong pagkain. Salamat po ng madami. Thank you po sa ayuda. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. And now we are off to Hamra at mapapansin nyo po nakakaunti ang mga sasakyan na bumabiyahe bungsod pa din ng general mobilization dito kung saan may car coding that is still in effect. Bawal po bumiyahe ang mga sasakyan na may last digit add plate numbers tuwing Monday, Wednesday and Friday while last digit even plate numbers ay Tuesday, Thursday and Saturday. Guys, nandito na naman tayo sa Hamra na migay yung mga taga-imbahada. Dito rin parang hindi ganun kadami yung mga kababayan natin ngayon. Maghintay-hintay pa po hanggang maubos tong dala nila. Mga nagbigay ng mga help goods para sa mga Pilipino. Nanawag kayo magsamang tumulong. Maraming salamat po. Salamat po ng maraming po. Philippine Embassy po, salamat po. Malaking tulong po dito sa amin sa mga na-lockdown po, walang trabaho. Salamat po. Thank you so much. Samantalang nagbabadya ang another 2 weeks of lockdown dito sa Lebanon matapos nagpatupad ng by stages of lifting. Ang tanong, kakayanin pa ba natin ito? May sapat ba tayong resources to address the problem? Nababahala po tayong lahat sa kalaban na lubhang mapanganib ang COVID-19 pandemic na nakapaminsala na ng husto. Sinubok ang ating buong pagkatao maging physical at mental na kapasidad. Tayo naging disoriented at mapanghusga. We are blinded with our current situation and blaming others for the fate na tayo din naman ang may akda mula sa simula. Baka masahol pa po tayo sa COVID-19 pandemic na unti-unti tayong sinisira without us knowing it. Is COVID-19 pandemic not enough awakening? When was the last time you say sorry? And when was the last time you say thank you? Cause I got you like you got me. Mag-inip pa lang ako ng isyo. Salamat sa relief goods. Makakatawid ng gutom. Hi! May pagkain na kami. Wala kami trabaho, pero may pagkain. Thank you. At dito po sa Hamra na ubos ang kanilang dalang relief goods, again, di po sila namimili ng bibigyan. May listahan po, pero kahit po di nakalista, basta nandoon ay mabibigyan. Kahit po wala, basta nasa listahan na at may representante, ay nabibigyan din po. Salamat! Nakatanggap din ng relief. Thank you po. Again, ang tulong na ito ay galing sa mga staff ng ating embahada sa kanilang pag-ambag-ambag at ito po ay iba sa food pack na patuloy na dinidistribute ng ating OWA Lebanon. Limitado po pero naghahanap ng paraan at pinagkakasya ang kanilang resources na available para patuloy na makaalalay sa ating mga kapwa OFWs na ngayon ay nangangailangan higit lalo sa mga in dire needs. So guys, that was all for today's episode. For more videos, please subscribe to Samarain Channel and follow us on our Facebook page, Samarain Channel. Thank you all to the amazing people out there like the Philcords who will have their Wave 3 very soon and Passaway Group who also joined the force to fight COVID-19. Most especially to the Philippine Embassy staff, OWA Lebanon, Paulo Lebanon. Please keep going and thank you for your service. We will gonna get through this COVID-19 pandemic if we think as we and not as me. Stay safe and God bless us all.